So, hi po mga ka-useful. Nais ko lang po i-share sa inyo ngayon yung aking kagalakan na natanggap. Sapagkat natanggap ko na po yung aking Google AdSense PIN. So, yun po yung nakakatawa naman po na matagal ko na ito kasi itong hinihintay at natanggap ko na. Kaya, gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano ba ako nagsimula sa YouTube. Bago ko po i-share sa inyo paano ako nakatanggap ng Google AdSense PIN. So, kapag ka po kayo ay naging interesado na mag-share ng mga kaalaman, information sa YouTube, ang una-una pong gagawin po natin ay kailangan po na tayo ay makapag-produce ng mga video. At least po mga 3 video na ang suggest ko po ay mga 2 to 3 minutes. Mas maganda kung magsisimula po tayo sa YouTube. So, 3 video, tapos 2 to 3 minutes. Pagka nakabuo na po tayo nun, ang gagawin po natin ay ipapa-verify po natin yung ating YouTube channel kay YouTube. At pagka na-verify na po yung ating YouTube channel, ito na po yung magiging ating official channel. So, maganda po kung ang ating mga video ay walang katulad sa iba. Pagkatapos po, kapag ka na-verify na naging official na yung ating channel, ano po yung ating susunod na hakbang? So, anong ang gagawin po natin ngayon ay kailangan po maabot natin yung requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at meron din pong 4,000 watch hour. So, kung isipin po natin, parang napaka hirap po abutin po yun. Ano? Pero talagang kailangan lang po mag-tsaga rin tayo. Tsaga-tsaga rin. Kasi po sa akin, nagsimula po ako ng pag-YouTube ay September 2019. At na-monetize po yung channel ko ay August 2020. So, mga ilang buwan din yun. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So, mga 8 to 10 months po yung aking bago ma-verify yung aking o bago ma-monetize yung aking YouTube channel. So, kailan din po natin magtiyaga sa pag-upload ng mga video. So, ang gagawin po natin, paano po natin maabot yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. So, meron po tayong social media, pwede po natin share yung ating mga video. Halimbawa, Facebook, share po natin dyan sa mga group, o kaya sa mga kaibigan po natin, i-share po natin yung ating video sa mga kakilala, kamag-anak, para po mapanood po nila at i-subscribe po nila tayo. Tapos unti-unti po nun, madadami na yung ating subscriber. Siyempre pa kung ang ating pong video ay original na video at wala sa iba, pag napanood po ng iba yon, yung ating video, siyempre magugustuhan po nila. Magiging subscriber na rin po. Magiging subscriber po natin sila. At susunod po ay yung pagka-share po natin ng ating mga video, pwede rin po tayo manood sa mga ibang YouTuber. Manood po tayo sa video nila, tapos mag-comment po tayo dun. Kapag napansin po yung ating comment, baka sila rin po ay manood at magiging subscriber din po natin sila. So, ganun lang po, tsaga-tsaga lang hanggang sa maabot po natin yung 1,000 subscriber. So, meron pong mga ano, napapansin po natin, mga may bayad para mga 15 days lang monetize na yung channel po ninyo. So, hindi ko po nire-recommend kung mag-offer sa inyo ng ganun. Kasi yung pong mga ganun ay pwedeng yung kanilang magiging subscriber nyo ay parang ginawa lang yung account. So, hindi siya talaga siya nanonood. For example, nakuha na po natin yung na-reach po natin yung 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour. Pagkatapos po natin na ma-reach yun, ano na po yung susunod? Mawawalan po tayo ng mga viewers kasi hindi po siya talaga account. Kasi mas maganda kung talagang nanonood po sa atin.
yun talagang mga tao na meron talaga silang account. Kaya, kung gusto niyo mag-take ng risk, nasa sa inyo po yun. Pero, hindi ko po yun na nare-recommend. Magtsaga lang po tayo hanggang sa maabot po natin yung 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour. So, ano po yung gagawin natin kung sakaling nakaabot na tayo sa requirements? Meron tayong 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour. Yay! Sasahod na po ba tayo? Hindi pa po tayo makasahod. Ano pong gagawin natin para tayo makasahod? Kailangan po magkaroon ng ads yung ating mga video. So, paano po yun? Magkakaroon ng ads yung ating mga video. Ang gagawin po natin ay mag-a-apply po tayo kay Google AdSense. Apply po tayo. Magpipila po tayo doon sa internet. Yung Google AdSense. Meron ng mga personal information na kailangan natin ilagay. Tapos po, ang gagawin ni Google AdSense, i-reviewin po yung ating channel. Kung ang ating channel po ba ay nakakaabot sa kanilang mga requirements, mga rules, ay naabot po natin yun. Halimbawa kasi meron tayong mga content, meron tayong video na merong copyright, mga copyright claim. So, aalisin po nila yun. Malamang, hindi po ma-approve yung ating YouTube channel. So, magsisimula po tayo ulit sa simula. So kailangan po natin na sa paggawa pa lang po natin ng video, yung ating mga background music, halimbawa, na gagawin ay yung no copyright. So, meron pong nadadownload na no copyright na music sa internet. At ganyan din naman po sa YouTube, meron din naman siyang ibinibigay na mga music na safe na pwede nating i-download. So, pwede natin yung maging background music. So, para hindi po magkakaproblema sa bandang huli yung ating YouTube channel. So, aabutin po ito ng 10 to 15 days yung pagre-review sa ating channel. So, doon makakaramdaman po parang kinakabahan ka. Ano ba? Yung channel ko ba? Okay ba? Propaganda po ba? Kay YouTube? So, yun po yung mga iisipin po natin. At syempre, dumating na yun, na-approve na yung ating channel. Yes! Masaya na naman tayo. Nagpasan naman tayo sa isang nakaabot na naman tayo sa requirements. Pagkatapos po, naabot na natin yung pumasa tayo yung ating channel. Monetize na yung ating channel. Magkakasahod na ba tayo? Hindi pa po, no? Hindi pa. Kasi kailangan po natin lagyan ng mga ads yung ating mga video. So, ang video po, kung minsan nakikita po ninyo, meron mga video na napakaraming ads sunod. So, yun po, yung mga ganong video ay ang video po nila na maraming ads ay meron po silang 10 minutes na length ng video nila. 10 minutes pataas. So, pagka po ganun ang video natin, pwede siya magkaroon ng maraming ads. Pero kung mas mababa po sa 10 minutes yung ads natin, ay yung video natin. So, pwedeng mga sa simula, meron tayong ads. Sa hulihan, meron tayong ads. So, pero sa mga gitna, baka hindi po tayo magkaroon ng ads. So, yun po, kung gagawa tayo ng mga content, mas maganda kung 10 minutes na pataas para marami tayong ads. So, ayan po, no? Kapag ka may ads na, yung ating mga video, monetize na tayo, makakasahod na ba tayo? Hindi pa po. So, meron pa po tayong kailangan abutin na tinatawag nila na threshold. So, meron $10 na threshold sa YouTube. So, kailangan po natin para makuha po natin yung $10 na threshold, meron tayong mga ads. So, kukunin po yun sa ating revenue. Kapag ka po naabot na natin yun, halimbawa, meron tayong umabot na tayong $10 yung revenue natin. So, pupunta po yun kay YouTube. So, isa po yun sa mga requirements natin. Tapos, pagka na kapagbigay na po tayo ng $10 na threshold, ibig sabihin po ba, may sahod na? Wala. So, kailan po po natin mag-tsaga-tsaga. Ang kailangan po natin ay matanggap yung matagal ko nang pinakaintay, yung
Google AdSense pin. Saka pa lang po kayo pag-abulahan ng Google AdSense pin kung naabot po natin yung $10 threshold. Ang pagpapadala po nito, ina-notify yung Gmail yung account sa, o kaya yung account sa AdSense account, ina-notify po yan ni YouTube. So, mga ano po yan, mga 2-4 weeks para matanggap po natin yung ating Google AdSense pin. So, ayan po, matagal ko siyang inantay. So, ito po, in-email ako, August. August yung pagkaka-email sa akin. Tapos, inantay ko po siya, mga 2-4 weeks, wala pa. Dahil nga sa pandemic, medyo nahihirapan yung courier, yung na dumating yung kentong sulat, yung ating pin. So, kakaantay ko, October na, wala pa. So, ang ginawa ko po, nag-request po ulit ako ng isa pang Google AdSense pin. So, ito na nga po. Natanggap po na siya noong November 19. Pero, dalawa na siya. So, dalawa na po kasi nadoble na siya yung ang request ko na Google AdSense pin. Pero pares lang po yung nilalaman niya, yung number niya. So, huwag po kayong mag-alala kung natatagalan po yung inyong Google AdSense pin sa matagal. Tayo lang po. Darating din yan. Ako, wala pa. Bakit kaya ganun? So, ang gagawin po natin, pasyal po kayo sa pinakamalapit po sa inyo na post office. Municipal post office. Maaring baka nandoon lang yung inyong Google AdSense pin. So, kailangan nyo pasyalan. Pasyal din para makuha nyo yung Google AdSense pin. So, ayan po. Natanggap ko na yung Google AdSense pin. So, makakasahod na ba ako? Hindi pa. Meron pa po akong requirements na kailangan abutin. So, para po makasweldo po yung mga YouTuber, kailangan po na makaabot po tayo sa $100. So, yung mga videos po, sana po panoorin po ninyo. Halimbawa, meron akong video na tungkol sa kulugo, na kung paano ito maaalis ng walang operasyon. So, libre lang. Ano po yung gagawin natin? So, andun po sa content ko po yun. Isa naman po dyan. Halimbawa, masakit yung ulo natin. Meron tayong migraine. Ano po yung pinakadabes na gawin para maibsan po yung ating sakit ng ulo. At meron pa pong iba't ibang mga tips para makatipid po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya mas maganda po mapanood po ninyo yung ating mga video na ina-upload. Kaya maraming salamat po muli mga ka-useful, ano, sana po patuloy yung suportahan yung ating channel at makakapag-upload pa po ako ng iba't ibang mga tips para sa ating mga pang-araw-araw na pagtitipid sa buhay. So pakisuyo po, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Please pindutin din po yung ating notification bell para ma-update po kayo sa mga video na ating i-upload. So maraming salamat po muli.